This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Basahin din sa Matthew 26, 63-64. Basahin nyo na po. Ready, go. But Jesus held his peace, and the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. Jesus said unto him, Thou hast said, Nevertheless, I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Let's pray, Lord. Nung salamat po, Lord, sa inyong mga salita. We pray na kayo po manguna sa amin. Nung salamat po mga bisita, Panginoon, at sa bawat isa. Matagal na rin, Panginoon, na nagtatapat sa inyo, Panginoon, na umaasa ng inyong pagpapala sa karunungan, Panginoon, at even sa ibang bagay. We pray na kayo po manguna at magpapaunawa sa amin ng mga bagay ito. Nung salamat kayo Sunday School din. Sa alala last time, Panginoon, soul winning, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa mga partners din namin sa ministry, maging maayos to Lord para ma-win namin ang sanlibutan or Christ yung mga sa inyo po, Panginoon. This time, I pray also na kilala namin ng gusto ang inyong anak, mga Panginoong Jesus, na agad pag inag-aaralan namin, siniseries namin, unawaan namin to Lord, maintindihan namin, makilala namin na siya po ay marapat-dapat sa aming pagsamba at maglilingkod. Dahil siya po ay matapat, mapagmahal, talino, Panginoon, maunawain. At siya po lahat ang gumagawa para sa amin din ng mga bagay din namin kaya. Panginoon, I pray na makilala namin siya ng lubos, mahali namin siya ng salita. Alam po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. Ay tell po nito is part 2 po ito ng last week natin. Hindi natin tinapos nung hapon kasi madami-dami pa naman to. So title po is, ano yan? Sa Acts 4:12, None other name. Tama po yun ah. Yung sa atin ngayon, no other name, pwede naman yun. Pero yun ang sabi sa Bible. Pwede rin yun, none other name. Kasi wala nang ibang pangalan. Exclusive po ang claim ni Jesus. Na sa panahon natin ngayon, sa Pilipinas, kasi parang baliktad na, parang si Jesus, parang sikat na sikat na parang minsan, pero sa maling bagay. Parang kahapon, kami sa halala, sikat na sikat si Jesus doon. Kaso ibang Jesus, maitim, kulot, long hair. Si Jesus ba yun? Si Jesus, hindi yung long hair. Sabi sa Bible, nakakahiya ang isang lalaki pag siya ay mahaba ang buhok. Ngayon, yung sabi ng Bible, nasasabihin nila si Jesus long hair. Ba't ganun? Minamak nila si Jesus eh, totoo lang eh. At karamihan niya mga yan, di mga naligtas. Ang daming kahipokrituhan. So, kaya ngayon po, inaaral natin salita ng Diyos para makilala natin yung lubos ang Panginoon. Para pag naglingkod tayo ngayon sa Kanya, sagad-sagad din. Ibig sabihin, di tayo malungkot, di tayo napipilitan, tayo namamangha, tayo ay, alam natin na is a privilege. Dahil sinasabi ni Pastor Lito yun eh, kasi yun talaga eh. Pag simpleng ano, yun lagi, it's a privilege. Pag nakikita niya mga iba tinatamad, yung iba parang iba naman, ang hihina, iba parang ayaw na maglingkod, ng tama, ng maayos. Ang hindi kasi sila naiintindihan, yung maging lingkod ka ng Diyos, privilege. Ibig sabihin, kahanga-hanga ka rin, actually, kahit lingkod ka ng Diyos. So talaga, like yung example dyan, for example, kunwari ikaw ay, ano ba yung pinaka-kawawang tabao? Ate Jenny. Hindi naman. Sino? Ate Lynn. Tagalinis ng septic tank. Okay, wala nang lala doon. Pero malaki kwita niyan. Parang si ano, nagsasabi sa akin si Kuya Jun, di ba? Malabanan. Ano yun? Laki na sweldo niya, pero kasi ano lang eh, siyempre saglit lang. Pero ba't ka ba naisip yun? Inaisip din ako kaya. But anyway, hindi, wag yun, sobrang.
Yung mga... Sino ba yung madalas magreklamo dyan? Oh, hirap ko naman maging... Mamaya na yung mga misis, okay? Ano na lang, ano? Ang hirap na mag-estudyante! Di ba? Eh, paano pag nag-aaral ka sa prestigious university, kunwari? Tapos hinahatid ka pa ng kung ano. Naiingit ako kasi sa opisina namin, malapit kami sa St. Paul eh. Grabe ang tao doon, no, nag-ahatid. Tapos may sarili pa silang guardia doon. No. Sabi ko, kailan ba kayo makaka-abante? No, kasi inuuna yan po yung mga, ang dami, tuloy-tuloy yung pag... May pasok eh. Anyway. Ano pa? Aral nga lang, estudyan. Ano pa? Tatrabaho ka, kunwari na lang, guardia ka. Ah, may ayan, sandalo. Bago yung misi, sandalo. Ano mo na, guardia. Mahirap ba maging guardia? Nakaka-proud ba yan? Uy, guardia ako! Iba, hindi, di ba? Kasi iba, maling sweldo, ganyan-ganyan. Pero pag guardia ka ng, ano, presidente, for example. Ha? Social, hindi ka social doon, ang taas ng tingin sa'yo doon, di ba? Kasi importante yung trabaho mo. Amen? O, sundalo naman. Kung sundalo ka, ikaw yung ano, yung, ikaw yung una sa ano. Amin na yun. Yung ano, yung sundalong low class muna. Yung ano. Ikaw yung taga-hatak, taga ano ka lang, taga, tagalinis ka lang ng baril, mga rin. Tagalinis ka ng barracks. Diba, parang, mga ganun, magbababa yung rango, diba? So, sundalo ka, pero, para sa'yo, parang walang kwenta. Pero pag ikaw yung general, nako. Marami sa US yung mga dating general, nagiging presidente, you know? So, bakit sinasabi ito, yun yan, pag tagapaglingkod ka ng, ano, parang nakakababa, pero pag alam mong Diyos ang pinaglilingkuran mo, o paano yun? Nakukuha nyo ba? Ay, naalala ko yung pastor dito, lagi sinasabi yun kasi nga, ganun eh. Ba't ka tatama rin? Amen? Ikaw na katamad. Di ba? Parang tinatamad ka mag-church, for example. Ha? Bakit? Mag-aaral na naman tayo dito. Ang inaaral natin dito, mga walang kwenta-kwentang bagay. Di ka tulad ng pinag-uusapan yung mga talk show nga kayo, walang kwenta-kwenta, dinudubog ng tao eh. No, yung mga kapeke, may mga peke rin dun eh. Kahit yung mga sports, yung iba doon pinipeke. Kala mo, punong-puno yung stadium, yung pala, nakapokus lang isang camera doon. So, anyway, sana nakuha niyo yun. Sana tayo, kaya inaaral natin to. Nawa, okay? Pag naglingkod tayo sa Panginoon, mag-soul winning ka, hindi ka tinatamad ka para hinahatak mo yung ano mo. Soul winning. Okay ba yung acting ko? Yung kasi yung, yung ano nila, dragging one spit, eh. Parang, tinatamad! Ano yun, sakit sa mata nun. Kaya pinag-aaralan, sino ba si Jesus? Amen? Yung totoo, ha? Hindi yung Catholic Jesus, Mormon Jesus, hindi yun. Hindi yung Baptist Jesus, yung totoong Jesus. Amen? Nakakasano rin mag-ano ng Baptist yun. Okay. So last week, ano ba yung natapos natin? Ano siya? Ano yung mga names na entitled sa kanya o tinatawag siya? Ano yung master, yun yung huli, no? Bago yun. Ginagin notes. So, number one, siya po ang a branch. Okay, mayroon tayo ditong tree. Okay, in-explain natin, nagtagal tayo doon kasi importante si Jesus, maintindihan natin, matagal na siyang pinaphysa. Ibig sabihin, sinabi na ng Panginoon, siya tagapagligtas eh. Hindi naman kaya ng mga ordinaryong tao yan. Pero yung mga taong prophet, mga lingkod ng Diyos, grabe rin yung ano nila, di ba? Paglilingkod nila, like Moses, hindi mo hindi pwedeng, ano yun, hindi yun basta-basta, hindi bastos, yung tawag nila doon? Hindi basta-basta, ano yun? Ha? Basta yun na yun. Hindi siya basta-basta. Pero yun mo, nilid niya yung tao. Nilabas niya doon sa pinakamalakas na kaharian ng time na yun. Ha? Okay, so, pero si Jesus ay branch, ibig sabihin, siya po ay puno, or siya ay bunga, ito, branch. Okay na yan, Stephen.
So, pero siya nang galing din sa kay Adam and then kay David, di ba? Pero siya po ay ang inano natin doon is hindi natin ng DNA is yung tayo din doon tayo galing sa branch niya. So, ibang branch pwede putulin, pero tayo nag-spring up kay Jesus at doon ano tayo ng Diyos. Anyway, si Jesus, another name na ina-attribute sa kanya, ina-apply sa kanya yung cornerstone. May illustration na tayo last week. So, ito po yung pinaka-importante. Nagmumula doon, pag may ginawang building, nag-umpisa doon sa cornerstone. Lahat ng parte ng building na later i-build, from that susukatin. Okay? So, kung mali ang sukat noon, yung iba, lahat yung mali na. Ngayon din, kaya importante yun, yung unang nilalagay at i-establish. And then, yung master, so siya ay sinusunod dapat natin. Okay? Siya ay boss, yung ibig sabihin nun sa ating tanong. Kasi master ngayon, parang ano na sa atin yun. Ano ba yun? Ina-apply na lang sa Ordinas. Hindi, tsaka sa... Iba, niloloko yung mga sensei, master. Pero yun yung boss, yun na lang sa panahon natin ngayon eh. Boss, siya yung mausunod. Amen? Ngayon, gusto ko linawin lang. Hindi siya yung iba kasi na sobra yung lordship, the salvation na tinatawag natin. Na dapat daw sundin mo lagi si Jesus para maligtas ka. Okay? Yung delikadong kasinungalingan ha. Maganda sana talagang dapat natin sundin si Jesus pero hindi requirement sa kaligtasan. So alam na natin yan. Inulit ko lang. And then natapos din natin last time yung Messiah. So doon tayo nagtagal din kasi napakaimportante siya yung tagapagligtas. Siya yung pinangakong anointed king, prophet, and priest. Okay? And then, kaya ngayon, mayroon pa tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subukan kong tapusin ito. Sabi ko, 6. Hindi, 6 na lang. 1, 2, 3, 4. Six nga, okay? Tapusin natin yan. So, number one is yung binasa natin din sa Matthew. Sabi dyan, bago yun, isa muna sa... Anong sabihin ng messenger? Sinong may kilalang messenger? Lahat ng kumpanya meron ganyan, no? Eh, alam natin messenger ngayon, Facebook messenger. Importante pa yung messenger? Kaya nga lahat kayo meron, di ba? Imagine mo kung gusto mo sabihin sa asawa mo na, bumili ka ng ganyan tapos wala. Ano yung tele? Hindi na pwedeng telephone, wala. Gusto mo ma-message mo lang siya para hindi nasayang yung biyahe niya, di ba? So, pero mas maganda ang illustration dyan yung ano. Inisip ko kanina yung habang pinuputahan ko ito. Kunwari, low-tech pa tayo kunwari. Kunwari, si Haring Christian, ano siya, alam niyo mga kalaban niya, di ba? Si Haring James, ay susugurin si Haring Christian. Kasi wala pang telepono, wala pang Bible, wala pang messenger. So ngayon, ang messenger ni Christian, si Ezzy. So nakita ni Ezzy malayo pa, panabalitaan niya si Haring James, darating dyan, susuguri kayo. Sa loob ng dalawang araw, andyan na yun. Maghanda na kayo. O di takbo ngayon sa EZ. Kailangan sabihin ko to. Pag hindi, patay. Ngayon, kung ano, in the way, may nangyari sa kanya, either, ano gusto nyo? Nadapa. Marama, yan din nasa isip ko isa eh, no? Nadapa. Ano nangyari na nadapa? Na? Naimatay, tapos nakalimutan yung message. Hindi, tama yan. So alam nyo na kasi saan ako punta, di ba? Sabihin natin ganun, namatay in the way. Di ba? So namatay siya in the way, nakakagat siya ng leon. Ano mangyayari? Patay si Christian. Kasi hindi niya alam kung nakapaghanda man sana siya. Ay, mayroon tayong kalaban. Ilan yung kalaban? Anong gamit nila? So nakapaghanda to, pag hindi siya nakapaghanda, patay siya. No? So, naisip ko ang another illustration, bukos sa nadapa, namatay. E paano kung ganito? Si Ezzy, kunwari,
ang layo nung tatakbuhin ko to. Anong pakialam po kayo, Christian? Ano pag ganun? Ay, hindi ko na lang ihatid sa kanya to. Diba? Ang hirap naman. O yung ibang messenger, laging napagalitan, diba? Pero dapat messenger, accurate yung sasabihin mo. Yan ang gustong sabihin. Kaya ako na, dalawang araw, ilang oras, ano yung gamit nila para makakapaghanda. So, naitindihan nyo na yung ano, no? Importante po messenger. Alam nyo ba si Jesus, isa sa mga pwede nating ilagay sa kanya is messenger or divine messenger. Ibig sabihin, ano siya? Masabi sa Hebrews, basahin na natin yung paborito natin. Hebrews 1:1. God, who at Sunday times, sabi doon, and in diverse manners spake in times past unto the fathers by the prophets. Sa Tagalog, nung unang panahon, ang ginagamit ng Diyos, yung mga tao lang din, pero kinakausap yung propeta, hinahatid yung mensahe sa mga tao. Kaya sabi dito, hath in this last day spoken unto us by His Son. So, sino mamaya? Mapunta din natin yung parable ni Jesus. So, kunwari, yung inutusan mo si ano ba? Na si Ate Jenny, kakamustahin natin. Kamusta nga si Ate Jenny? E di, Brother DM, papuntahan mo nga si si Ate Jenny, baka kung ano nangyari. Hindi na ma-attend, hindi mo message. Masabihin ni Ate Jenny, ay, sinugo ni Pastor si DM dito. Ibig sabihin, I care for you. Di ba? Ganyan yan eh. Nag-aalala sa'yo, di walang pakialam. So, nari, in-ignore mo, si Kuya Jun na lang pala kaya. Si Kuya Jun na lang, parang medyo may relate. Si Kuya Jun, oh. Yun ano ko si Brother James. Brad, bisitahan mo na nga yan. Mukhang nangihina yan. Hindi binisita ni Kuya James. So, medyo na-encourage. Ay, alalam pala ako ni Pastor. Pero pag... si James lang yan. Diba? Pag sinugod ko na si Stephen, ha? Bakit? Walang dating naman. Yeah. Nagmamature din yan. Pag si Stephen na sinend ko, ano na? Anak ni Pastor to. Doon sa church kasi, walang position yung anak, ha? Pero, mas mahalaga sa akin Stephen, diba? Kaysa kay Brother James. Kasi may personal na to. Diba? Tapos pinaglakad niya pa si Stephen doon sa putik. Eh, maarte yan, di ba? Pero, bakit? Ibig sabihin, talagang sinugo ni Pastor yun, kaya maaama na si Kuya Jun. Ibig sabihin, sinugo, mahal ako ni Pastor, di ba? So, ganun po ang Panginoon. Una, yung mga tao-tao lang niya. Pero bandang uli, si Jesus na yung sinugo niya. So, mas mabigat yun. Ha, maagad, madadaan na natin yung parable dyan. Kaya, dito muna tayo, na I'm getting ahead myself. Sabi nung kanina sa... Matthew. muna. 36, pansahan niyo po. Oh, ito na nga yun. Basahin natin from 33. Ready, go. Built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country. Yeah, muna, and when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it. And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another. Sabay-sabay. Again, he sent his servants more than the first, and they did it to them likewise. 37. But last of all, he sent unto them his son, saying, they will reverence my son. Ako na lang. But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, this is the heir. Come, let us kill him, and let us seize his inheritance. And they caught him and cast him out of the vineyard and slew him. Kayo, ready, go. Ay, ako na lang. Basahin ko sa 41. And say unto, they say unto him, he will miserably destroy those wicked men and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits
in their season. So ito po yung parable niya na parang mayroon daw isang business man, parang ganun. Sa alaala, marami tayong kilalang ganun, di ba? So yung mga kausap natin, mga farmers lang yun. Pero yung mga may-ari niya, nasa Maynila din. Okay, parang yung may-ari ng bahay ni na Angeline, yan. So businessman yan dito, pero invest doon, nakabili ng lupa, walang hindi ginagamit. So pinatiran. Anyway, pag ikaw yung farmer, ikaw yung husband, mapinagkatiwalaan ka lang eh. Diba? O, tanim ka dyan, ito yung pera, o, taniman mo yan ha. Dito taniman mo na, uy, alam nung may-ari dyan, kailan naaani. Diba? Kaya nga siya nag-invest dyan, pinaalaga lang sa'yo. Isang araw, kahit gasto siya dyan, isang araw, aani siya. So, uy, aani, parang halalang yun, aani yan sila dun eh. So, nagbibilang na yun. May doon, kumita rin tayo dun sa ano, sa pinagamit natin yung ating lugar. Sa ano naman? Ano yun? Anyway, nag-uling si Kuya Alan dun. But anyway, sabi ko yun, so, inaasahan mo babalik sa'yo? Ngayon ganito. Hindi lahat ng tao pare-pareho. Amen? So, sa case ni, sa kwento natin, medyo maloko, no? Sabi, hindi lang, loko-loko talaga. Mamaya, papatayin sila eh. Pinagkatiwalaan mo, binigyan mo ng mamatitiran, ng gamit, o anihin nyo yan, magtanim, mag-ani, o sa inyo na lahat yun. Ganun ba yun? Pag may-ari ka, ikaw ay may-ari, so, kikita rin dapat ako. Okay? Problema, mga loko-loko, sabi niya, ah, bahala siya. Bahala na siya sa atin na to. May mga ganun ba? Kaya nga sinasabi niya, mamaya punta tayo sa mga hodyo, mamaya na yun. So dito muna, ganun daw. Yun yung kwento ng ni Jesus to, ha? Noong una, kunwari, ganun ulit. Ako noong kunwari na lang, ako yung businessman, si Stephen, anak ko, and then si Christian, si DM, sila yung mga aking mga farmers. Sama natin si Joshua para magising. Hindi, Joshua, yan, farmers sila. So una, ayan. So, oh, nasa na yung ani natin, Joshua. Wala na, pastor, ano eh, naani. Inulan eh, nabaha. Pero actually, naka-ani na siya. Pati sabi ko, Vera, malas ko naman. Wala na, hindi ako siya. Anyway, another season naman. Si DM naman yung pinagkatiwalaan ko. Hindi, lahat pala sila. Okay. Pastor, wala, nasira po. Ninakaw lahat ng ano natin, ng ating tanim. Inanahan tayo ng mga magnanakaw. So, malas ko naman. Yung pala, sige sinungaling lang. Naitinday ba kwento? Loko-loko eh, no? So, bandang uli. Yun nga, sinugo ko pala. Sorry. Basta ganun, yung husband, yung mga farmer, sinugo ko si DM na lang. Wala, DM, wala. Ay, ganun ba? Pero duda si DM. Next time, si Trisha naman. Basta, wala daw. Ninakaw daw. Ito si Ezzy. Ah! Sinugo ko na si Stephen. Ayun. Nako, ito yung anak ng may-ari. Hindi natin lolokohin to, di ba? Basta, sobrang loko-loko daw, pinatay. Para, ang iniisip nila, kahit po sa ngayon na may mga ganyan tao, pag namatay yung anak ng may-ari, kanin yung mamamana yan. Hindi, siyempre sa atin na lang. Ganun po yung utak ng mga loko-loko. At may mga observe nyo yan sa iba sa inyo. Huwag niyong gayahin, ha? Okay. Tatapos ko lang sa First Kings. Ganun din, eh. Si Zimri, pambira, 7 days lang. Patay agad. Sa linggo lang, eh. Loko-loko siya, eh. Anyway, so, punta tayo sa mga Hudyo. Kasi sa mga Hudyo sinabi to. Yung Hudyo, ganyan po yan. Nakakasa na minsan yung balita eh. Di ba? Napansin nyo? Itong mga walang alam na Kristiyano, ay support Israel. Kahit mga pastor ha. Hindi nila alam, ano ba Israel? Sino ba Israel? Binanggit kanina sa Psalms 106, di ba? Blessed be the Lord God of Israel. O kaya, supportahan si Israel. Kaso ibang Israel yun eh.
Kaya maintindihan natin yung nasa Middle East ngayon, mga loko-loko din yun. Mga sinumpa ng Diyos yun. Huwag mong suportahan yung Kristiyano ka. Alam mo yung Bible mo. Okay? So, ganun yung ginawa din ng mga Hudyo. Kaya galit na galit sila kay Jesus. Alam nila yung Bible, totoo yan, Old Testament. May nagkatiwala sa kanila yun. Parang yung lesson natin ba kanina. Napakaganda nun. So, basahin nyo yan. Amen ba? Isa sumasama rin loob ko pag ganun eh. Alam mo, di nagbabasa. Binigyan mo na ng Bible, magandang Bible. Natanong si AJ kanina eh. Sana totoo. Basahin nyo yan. Amen? Totoo yan. Walang makakatanggi dyan. Kaya ngayon, yung mga Hudyo, hindi nila basta-basta bibitawan yung posisyon na yun. Di ba? Kahit loko-loko na sila. Actually, pag sinundan nga nila yung Bible, Old Testament lang, kakalaban sila dun eh. Pero may righteous remnant. I believe, kaya nag-survive yung Bible bukod sa preservation ng Panginoon. Ngayon, nung dumating si Jesus, naku, tindi nito, di ba? Siya mismo yung salita ng Diyos. O paano mo lulukohin nyo? Paano mo ito twist yun? Siya na mismo yung pagkatao niya, pagka-Diyos niya, siya yung salita ng Diyos. Paano yun? Kaya ramdam nila yun eh. Yung mga maayos sa kanila, siyempre, sumunod kay Jesus, naging Kristiyano. Eh yung mga hindi, galit, patayin natin yan. Ganun nga ginawa nila, kaso si Jesus, alam nyo na, nabuhay magmuli. So bakit ko gusto ko sabihin to? Ang ano natin, si He is the Messenger. Ang problema sa mga to, inakaingitan nila yung messenger. Huwag niyo makainin yung messenger kasi messenger lang yan. Ganon din minsan yung pastol. Pag nag-twist ako dito, magagalit ka ba sa akin? Ano, sinabi yung Bible, sinabi ko rin, in-explain ko lang, in-expound ko lang, pero yun na yung sinasabi ng Bible, ba't ka magagalit sa akin? Yun ang sinabi ng Diyos. Amen? Pero ang pinaka-pinaka messenger nga, si Jesus. Kaya sabi dyan, gusto ko lang actually sabi dito this verse 37. Sabi niya, but last he sent unto them his son saying they will reverence my son. Okay? So dapat ganun, galangin natin si Jesus, pero move on tayo, no? Siya yung messenger. Lahat ng ginawa niya, bukod sa sinabi niya, ginawa niya, at kanyang pinahiwatig, importante yun dahil siya ang messenger ng Diyos. And then, ito lang yung mga, ako na lang, but I come down from heaven, sabi ni Jesus, not to do my own will, but the will of Him that sent me. Dalawang bagay, no? Pag ikaw ay messenger, sinugo ka nga eh. Diba? So, ang gagawin mo, yung bagay na sinabi sa'yo. Huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. At ganyan po yung maraming mga pastor. Sabi mo, pastor, salamat sa Pilipinas, ang dami ng Christian. May Pentecostal, may Momo. Kompleto tayo dito, pasto, parang US. Napasalamat ka ba? In a way, oo. Kasi kaysa naman Muslim ang mga ano dito, di ba? Pero in a way, hindi. Kasi nilalayo. Parang kanina naman, nagsundo ako, di ba? Nakikita ko yung mga kabataan, nag-isimba, di ba? Uy, nakakatuwa naman. Sana, totoo. Sana, maligtas. Eh, parang napunta yun sa ano. Wala, kawawa lang. Sayang. So, pag mensahero ka, katulad ko ngayon, iba sa inyo, magpapastor in the future, di natin alam, gawin mo lang, sabihin mo lang yung dapat mo sabihin dahil yung sinabi ng Diyos. Tandaan yan, napakalaking temptation yan. Para sa mga pastor, kaya ang dami kasi mga false teacher, iba na, nakatingin doon, pati yaman ni Manalo. Ah, ganun pala yung ginawa niyang business. Eh, ibang Baptist, ganun na rin. Pati mga politiko lang, kinakausap nila. Ngayon, okay sana kung politikong totoo yan. Kaya sa panahon natin ngayon, mga politiko, talagang mga pulpol, sa totoo lang. Lahat yan, lagi nakatingin kung ano yung makukuha nila, sarili nila. Ngayon, makikipag-isa ka pa dyan kung lingkod ka ng Diyos? Eh, sabi siya yung Thursday, di ba? Si Abante, sana totoo yung ano. Kasi para na lang sa mga Pilipino, wala nang magpaturok. Di ba? Kasi na, patulok ka ba ni Jenny? Okay ka naman. Salamat sa Panginoon. Chamba yan. Iba na, chambahan eh. Ayun po yung hearing nung kailangan ko ba sinensin niyo. Binigay sa kanila yung dito. Sa DOE, yung DOE, sinakagan niya, no? Ay, hindi po namin alam yun. Paano di nalaman? Kayo yung agawa niya, eh. Nasa batas dapat i-monitor nyo. Kasi nga, experiment. Paano malalaman kung effective ba yan, kung namatay yan?
Bagong gamot yan. Di nga bang gamot yan. Bakuna. Bago yan eh. Dapat monitor nyo. Sakali may matay, huwag natin ituloy. Sabihin nila ngayon, hindi nila alam. Ay, nahak po eh. Nahak. Wala kayong nakaprint. Ano yung mga boss nyo, hindi nag-ano. Babasa ng report. Nakakabwisit eh. No? Nabalik tayo din sa mga pastor. Ganon din tayo. May mga time, pag nakatingin ka sa mga kulto, parang gustong gayahin yun ah. Amen? Again, yung temptation sa akin, pag-pray nyo ang bawat isa sa atin, ako, pag-pray nyo ako. Kasi yung lagi nasa utak ko yung sa January nga. Nung nagsimula tayo dito, kaya tayo matapang, ginagawa na rin salita ng Diyos. Amen? Kaya may marami tayong nakaaway din nun. Hindi nung kaaway na, pero in a way, ito yung sinasabi ng Diyos pag lalaban natin to, hindi tayo mag-back out dito para lang may friends tayo. Eh ngayon na naman, kaya pag-pray natin, never tayo mag-compromise. Lalo sa salita ng Diyos. Kaya ang bala ko, yan, sinasabi ko sa inyo, punta sila dito, syempre, hindi naman mga ano yan eh. Welcome natin. I-present natin yung gawain, mag-support sila. Sabagay, ito pa lang, kung carnal sila, matatakot na sila dyan. Amen? Hindi ko alam kung King James pa rin yung mga yun, pero... sana, kung hindi, para sila nakakita ng multo dito. Anyway, siguro dine-research na rin tayo ngayon nun. Anyway, nasa na ba ako? Yan, so, pag mensahero ka, huwag ka matatakot, huwag ka rin hindi magtatapat. Ibig sabihin, kung ano sinabi sa'yo, gawin mo exactly. Kasi pag mali yung message, anong kwenta mo pa? Kung mensahero ka, binago mo, magagalit sa'yo, nagsabi sa'yo, ganito sabihin mo ha, kasi iba sinabi mo. Amen? So, ganyan ang Panginoong Jesus. Ganyan din tayo dapat. Okay, Pastor, ikaw lang, Pastor. Ikaw. Ganun pa rin kayo. Darating yung panahon na pag lumalaki tayo, iba sa inyo, kunwari, si Ate Janet, no, nakaupo dyan. Minsan, di ko, kunwari, madami na tayo. Hindi ko agad kayo makakausap, di ba? Na-experience ko kasi yun sa dahil ng ganun. Minsan, syempre, ang nakakausap mo ibang member. So, kung i-represent mo ba ng tama yung church? Ganun yung tanong. Amen? So, marami ako yun, nag-alisan na. Ako, nag-observe lang ako. Patas-patas lang ako kasi may mga sinasabi silang ano kayo pastor eh. Siguro tama ka, siguro mali. Hindi yan, nag-abang lang ako. Wala naman akong tatayuan agad. Kasi mga naging friends kayo iba. Ibandang ulit yun, na-expose sila. At sa palagay ko, yun. Hindi naman perfect si pastor pero wala pa rin silang karapatan yung mga sinabi nilang mali. Amen? Kasi kung may mali, kaya sinasabi ko na sa iyo, para kung sakali may naramdaman kayo dyan, may, alam nyo na yun, nangyari yun eh. Kinikilos din kayo ng kaaway minsan eh. May nakikita kayong mali, sabihin nyo sa akin, hindi sa iba. Amen? Yan ang tama. Kasi yun naman talaga dapat. So anyway, yun ang pagiging messenger. Makapakipunta, messenger pa lang to. So maganda kay Jesus, ang bigat ng mensahe, naalala ko to si Jeremiah, ganun din. Saka si Ezekiel, pasok. So si Ezekiel, si Jeremiah, saka si Isaiah, yun yung mga major prophet eh. Ang problema sa kanila, yung mensahe, sinabi pa lang ng Diyos, umpisa pa lang, negative na. O, sabihin mo to, at hindi sila makikinig sa'yo, yung sabi ng Diyos. E ba't masasabihin? Pero yun ang sinabi sa kanila ng Diyos. Yan, tatapang naman yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Sabihin mo lang, warningan mo, yung iba dyan di makikinig, karamihan dyan di makikinig, pero iba makikinig. Yung iba, record nila, di nalilala, salita ng Diyos hanggang sa panahon natin. Ganun lang, amen? At bilang sa church, eh, ganun lagi yung nasa utak ko. Kailan ba tayo makakalis dito? Wala tayong pera, wala tayong sariling building. Anong kailangan natin? Pera, saan tayo kuha nun? Ha? Ilatiguin ko sa AG, magtrabaho ka. Hindi naman ganun eh. Ah, may mga modern ano way yung mga churches ngayon. Ano? Ang bola ka ng mga supporters, Amerika, yan. Hindi natin gagawin yun, amen? Amen. Ano yung message? Yun ang i-deliver natin sa tao, kung sino supporter, kung sino yan. Yun ang sasabihin natin. Amen. Dahil tayo matapat na mensahero, ginagaya natin ng ating pattern, ng ating Panginoong Jesus, siya ang divine messenger. Ang sabi dyan, sinugo siya ng Ama. So tuloy ko na lang po ito, pare-pareho naman actually ito eh. Ang sabi ba dyan, 7:29 ng John. But I know Him, for I am from Him, and He hath sent me. Yun lang yun. Bakit mo kilala si Jesus? Bakit si Jesus kilala ang Diyos Ama? Kasi totoong sinugo siya. Naalala nyo again sa Deuteronomy? Pinunta ba ng Deuteronomy? Hindi pa.
Sige, tinanong ko na yan. Kasi isang araw po, may panahon na pinangako ng Panginoon to sa Israel. Ito po, matagal pa to, matagal na. Moses pa lang. Mamamatay na si Moses. Inire-rehearse niya yung batas sa mga Israel. Ito yung isa sa mga sinabi niya importante. Kasi alam din ng mga tao, di ba, na may isusugo ang Panginoon, Diyos. Sino yon? Kasi ito yung pinangako. Isang araw daw, sabi dyan, and the Lord, pakibasa niyo, ready, go. The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee. Thy brethren like unto me, unto him ye shall hearken. Okay, meron daw yung may isusugo ulit. Si Moses kasi napakadakilang propeta niya, di ba? Sabi nga rin doon, wala nang katulad ni Moses kasi talagang wala na. Wala nang ganung task na grabe, pinaalis mo yung kumbaga rescue mission buong bansa. Ano na gagawin yun? Eh wala silang armas, wala silang soldiers. May man, may mga kapangyarihan yun. Hindi basta-basta yun. Kaya anong nangyari na sa pinalaya doon, kamangha-manghay, wala nang katulad ni Moses. Pero sabi dito, merong dadalhin, pag sinabing raise up, no? Kaya may idea ka dyan, hindi ito basta napunta lang sa galing sa langit, biglang biglang, oh, dito na ako. Hindi, raise up eh. Obviously, kaya medyo nag-ano yan sa yung totoong nangyari, which is bata muna siya, di ba? Then siya ay lumaki, and then siya ay nagtagapagligtas. So, a prophet of peace of thee of thy brethren, like unto me. Ang sabi ba dyan? Ako na lang, I will raise them up, a prophet from among their brethren, like unto thee. Ganun din. I will put my words in his mouth. Di ba? Ibig sabihin, yung Diyos, yung sasabihin ng propeta niya, yun mismo yung gusto niyang sabihin sa atin ng Diyos Ama, yun ang mismo, exactly, and he shall speak unto them all that I command. Even sabi dito, and it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words which he speak in my name, I will requite him. So, ibig sabihin, kakaiba to. Dakila to, hindi mo pwedeng bastusin. Parang si Moses, di ba, binastos din siya ng ibang ano eh, di ba? Nabasa din kanina sa Psalm 106, si Dathan and Abiram, pinatay ng Diyos, di ba? Si Moses, si kapatid niya, si Miriam and Aaron, isang araw, binastos din siya, anong ginawa ng Diyos sa kanila? Ketong si Miriam, di ba? So, lalo na to. Nasabi dito, ayun na yun. Nere, sorry. Pero yung gusto ko sabihin pala, no? Sabi dito, but the prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. Sa Tagalog, pag meron dyan kunwari, propeta, kaya rin dapat ang dami ng patay sa bagay, hindi na kasi yung gobyerno ng Old Testament tayo, no? Pero sa panahon nila, pag may nagsabing, ito ang sinabi ng Diyos, tapos hindi pala, anong ginagawa daw? Pinapatay yun. Kasi sinungaling ka, dami mo ililigaw. Kaya kayo, huwag kayong magtataka pag si Pastor galit sa mga post-teacher. Normal yon, ganun talaga. Eh, pero tayo, hindi tayo alam kung matayin ng ano, si Kibuloy, patayin na hindi. Hindi tayo allowed, hindi natin kailangan gawin, hindi dapat. So, pero may equivalent pa rin yun, anong ginagawa natin, hindi natin siya sinaslander, ha? Totoo yun eh. Post-teacher talaga siya eh. Amen? So, balikan tayo dun sa kanina. Napahaba ako dun ha. Gusto ko lang sabihin dito, siya yung mensahero. Importante yung pinangako siya, siya'y darating, kaya makinig dapat tayo sa kanya. Napaka-importante. Sabi dito, yan kaya yung sinabi lang dito, kilala niya ang Panginoon. Kasi nga, hindi lang siya basta-basta propeta, hindi lang nagpakilala sa kanya si ang Panginoon, parang si Isaiah, si Gideon or something. Siya anak niya, tatay niya ang Panginoon. So, kilala niya. Amen? Kilala mo ba ako, Stephen? Siyempre, lahat ng kasama eh. Okay, ano pa? Tuloy ko lang ha. Hindi ako nag-time. Sorry. Nakailang minutes na po ako dyan. 40. So, 50. Okay, mga tagal pa. 30 minutes po. Tuloy lang natin to. 7:29. Tapos mo tayo doon. Hindi pa. So ako na lang, but I know him, for I am from him, and he hath sent me. Ganun lang din. Paulit-ulit niya sinasabi, kasi yun ang totoo. 8:40, gusto ko lang sabihin ito sa mga, itong mga young men natin. So paano masabi yung pastor? Paano yung pastor? Diba? Paano sabi yun?
So, hayaan yung talagang maging sigurado kayo sa kasabihin nyo. Amen? Parang soul winning din yan. Kasi ibang level pa yung pastor eh, di ba? Pero in a way, malapit na yun pag soul winner ka ng matagal. Kailangan mo na lang i-fulfill yung mga sinabi sa Bible na requirements sa pastor. Yun na rin yun. Anyway, yung gusto kong bigyan ng tiin doon, huwag ka mag-refresh yun. Example, yung basta ganun na yun. Basta, eh may pastor kayo, kami din, mayroon din, pastora. Ganun lang na yun, basta maglingkod sa Diyos. Eh, wala ko yun. Eh, di ba, may pastor, sino kami may ano? Natin ang pastora, hindi. Ah, doon pala yung kayo, ano? Nanay ni Angeline. Okay, anyway. Move on. 7:29-8:42 din dyan. Sabi dito, ganun din, Jesus said unto them, if God were your Father, ye would love me, for I proceed forth and came from my Father, neither came I myself, but He sent me. So, mga naulit lang yung iba, pero ang nadadagdag dyan, talaga sinasabi niya, galing ako sa Diyos. Doon ako galing, sinugo niya ako, hindi ako, sabi dyan, neither came I myself. Ganyan kasi mga false teacher eh. Kahit yung mga CCF, ganun. Okay. Business tayo, mga businessman tayo. Maganda atang business yung church, ha? Hindi na sinabing ganun, ha? Pero parang ganun ang pagkakadirive ko, eh. Kasi, ba't ka mag-invento ng church dahil lang gusto nyo? Di ba? Wala nag-send sa kanila, sila-sila lang. Nag-usap-usap. Kami ni Brother James, hindi na kami nag-usap na mag-church kami, ha? So, legit tayo dito. Anyway, so, yun. Lagay niyo yun doon. Nine-four. Ganun lang din po ito. Sabi dyan, I must work the works of Him that sent me while it is day, the night cometh when no man. May basa niyo nga pero, ready, go. I must work the works of Him that sent me while it is day, the night cometh when no man can work. Okay, so anong pareho sa dati kanina? Ganun din, sinugo siya. Pero pansinin yung bago ditong idea is, sabi niya, kailangan ko magtrabaho. So hindi lang ganyan. Kaya ang church ganun din eh. Hindi tayo puro ganyan lang. Pero iba, nagiging ganun eh. Ang pinaka-work na nila, work, yun, yung service, preach, pero walang work sa labas. Yun yan, ang trabaho na magligtas eh. So kaya tayo po ganun, parang patayan tayo minsan eh. Eh, sakto lang din, amen? Napagod ka na ba? Magsabi ka ba? Pag nagireklamo na si Ma'am Joanne. Ano tawag siya, man? Tatay, wala, sobrang ka naman dyan kay Pastor Ace na yun, ha? Sabi ka ba, ha? Napagod ka na. Tinatansya ko rin kayo, kaya si Bud, sabi ko kay Bud, kailangan umasok, pumasok ka, amen? Pag wala kang pasok, tumulong ka dito. At pag nagireklamo na yung magulang mo, sabihin mo, wala, wala ko isip na kalokohan, pero nasabihin mo, ginagawa ko yung tama. Yeah. Ganun din itong mga to. Amen? Amen? Amen. Yung tinatabad sa inyo. Yeah. So, tuloy lang. Kailangan ko kayo dun. Kailangan tayo dun. Sabi dito, sabi niya, bukod sa mensahero ka, nagtatrabaho ka dapat, di ka lang puro dada. Amen? Yan ang mahirap eh. Kay Jesus, alam niyo na nangyari sa kanya eh. Anak siya ng Diyos. Pero, hindi siya yung pumunta lang dito. Okay, magkaroon tayong conference dito. Darating ang anak ng Diyos. Okay? I-gather niyo lahat ng tao. Magsasalit. Hindi ganun si Jesus. Napansin niyo ba? Nag-umpisa sa baba. Nag-soul winning siya. Meron siyang, wala siyang conference na katulad sa ating ngayon eh. Talagang ano, trabaho kong trabaho. So, encourage din sa atin to. Ano? Encouragement din. So next, tabaho, ano pa? 36:10. Say of him of the Father hath sanctified and sent into the world, thou blasphemest, because I said I am the Son of God. Okay? So ganito po yan, may nagtatanong sa kanya. Very famous verse to na tinitwist ng mga Mormon. Mga sabi kasi dyan, o yan, sinabi ni Jesus, oh, may mga ibang anak ng Diyos, hindi lang siya. At maraming Diyos, ayun, oh, ye are gods. Mali yung interpretation nila yan, ha. So, di tayo mag-ano muna doon, pero tinutuluan lang sila ng Panginoon. Actually, inaasal sila ng Diyos ni Jesus dyan, okay?
Yan ang actually doon. So, yung Diyos dyan, mga Diyos-Diyosan yan. Isa lang ang Diyos. Amen? Amen. Pero sinabi niya dito, say of Him whom the Father has sanctified. Yun yung another additional thought dito. So, bago siya sinugo, siya ay pinagambala. Banal naman si Jesus, pero may ibig sabihin yun eh. So, ano yung mga, paano siya pinagawang banal? Eh, banal na siya. Pansinin nyo nga, parang binanggit kanina sa Hebrews 1, di ba? 1 and 2. So, inuuna niya yung mga, naalala niyo si Jacob din, di ba? Nung inuuna niyang sinugo yung mga ibang tao bago siya. So, ganun na ganun si Jesus eh. May mga precursor siya, si John the Baptist, di ba? Sabi, prepare ye the way of the Lord. So, ganun po yung sanctify, ibig sabihin, talagang para pagdating niya, handa na in a way yung mga tao. Amen? Hindi yung bigla siyang, ay, tako, yung mga sikat na ano po, pansin niyo po. Yan, pinaghahandaan natin. In a way, ha, pabor yung sa mga misyonaryong punta dito. Kaya pinaghahandaan natin sila ng gusto, napansin niyo ba? Kasi gusto nila, pagdating nila dito, magsasalita na sila, blessing na hindi. Yung mga mahirap kasi dyan, yung mag-gather ng tao, ang hirap gawin yun eh. So, dinelegate na sa atin yun. So, ang ganyan nangyari dyan, partner tayo sa kanila. So, mag-gusto nila maging blessing, hindi sila basta pumunta dito, tapos, oh, ito na yung pera. O, yan. Hindi, ganun ha. So, nakakasunod po ba kayo? So, may mga preparation at ginawa ng Diyos yung para sa kanya. Okay? So, sinugo siya, pero siya ay ginawang banal muna. Application. Para sa anong application sa atin ito? Gusto mong pastor ngayon? Ano ay, nangangarap pala si Christian magpastor. Kaya pala active, di ba? Hindi natin alam. Anong dapat mong gawin? Okay yan. Magandang design yan. Sabi sa 1 Timothy 3, di ba? If any man desired the office of a bishop, he had desired a good work. Maganda yun. Pero, ayusin mo yung buhay mo, di ba? Kahit sino pa, ganun din. Amen? Ayusin mo yung buhay mo, siguraduhin mo, huwag kang gagawa ng talagang pagnabalit. Ah, ganun ka pala, pastor ka. Ang hirap yun. Amen? So, sanctify. Tapos, isusugo. Ganun din si pastor ngayon. Hindi ka naman susugo kung alam ko, loko-loko to eh. O, isugo natin si sino? O, basta pili ka dyan, basta may isugo ka. Yung iba doon, well, sinesin, di alam marunong Bible eh. Nakakahiya. Anyway, so next, nakasunod pa, ilang minutes na ako. Meron pa akong 10 minutes, okay? Tapusin lang natin itong messenger. 17:8, sa John pa rin. Kayo naman po, ready, go. Surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send. Ayan, so ganun din, sinend niya, pero anong bagong ano dito? Anong bagong thoughts? Parang kanina rin, walang bago, no? Yung salita ng Diyos, salita ng Ama, ang receive ni Jesus, and then siya rin yung sasabihin niya, at kaso mayroon siyang timetable, di ba? Isang araw, siya iakit muli. Matay, punta sa akit muli sa langit. So, anong nangyayari? So, sinend niya rin yung mga disipulo niya naman. Ganon din tayo. So, gusto lang sabihin ito. Talagang mensahero siya, pero mensahero, pinapasa yung message. Amen? Alam niya, di ba? Pass the message. Kung may time na talagang di mo kaya gawin, or mamatay ka na, or what, parang kanina, si Ezekiel, di ba? Yung kwento natin kanina, nadapa. Pero buhay pa siya, may nakatagpo sa kanya. Importante yung mensahe. Anong gagawin niya? Ipasa mo yun, di ba? Wala, hindi ka na makakatayo talaga. May nakakita sa'yo. Sino ka ba kailangan yung tulong? Di, mamatay na ako. Ipasa mo lang ito mensahe. Darating na yung kalaban. Yan. So yun, so another... So yung sabihin, importante ba yung mensahero? Sino mas importante, yung mensahero o yung mensahe? Hindi na nakarating si Ezzy doon, pero yung mensahe nakarating. Kung inisip niya yung sarili niya, importante ako eh. Importante ka nga, pero mas importante yung mensahe. So, ganyan niya, pag mensahero ka, pastor ka, kahit sino ka pa. Inasal ka. Ay, ako na. Kaya naghihirap ka na. Ibang pastor ganyan, pag naghihirap na sila, kukompromise na. Ito yung mensahe, dagdagan ko.
bawasan ko. Kasi baka maasal sila sa akin. Eh, pupunta dito ng Amerika, no? Alam mo, nakaka-open dito. Lahat siya nakaka-open, eh. So, baka di nagsosol winning yung mga yun. Hindi na sila fundamental. Pero independent yun, alam mo. Naku, baka hindi nakikita. Alasin natin. Tago lang natin muna. Diba? Binabawasan pa, hindi ma-open sa'yo. So, ang ginawa mo, mas importante ka na sa mensahe mo. So, mali yun. So, yun ang ginawa ng Panginoon. So, importante yung message. Kaya basahin natin yung Bible. Ipasa natin, intindihin natin. And then, last, John 21, sabi dyan. Kayo ulit, ready, go. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, and that the world may believe that thou hast sent. Yun, yun yung follow-up dun eh. So kaya naalala niyo yung verse na to, di ba? Nagamit na to sa ano, yung ating message sa how is Jesus one the Father, di ba? So ganoon din naman ito, sinabi niya, ako ay isa sa inyo, pero sila din naman, tinutukoy niya yung mga disipulo niya. Pinapag-pray niya na magkaisa sila. Pag nagkaisa daw yung mga Kristiyano, ano, ang nangyayari? Yung trabaho natin, that the world may believe. May kantang ganyan, that the world may know. Amen? Pag yung mga Kristiyano, naglalabo-labo, wala na. Sila-sila nag-away na. Paano pa natin gagawin yung trabaho natin? Wala na. Kaya importante magkaisa tayo ng message dito. Pero again, ang message dyan, sinend ang ama, ang anak, sinend tayo ng Panginoong Jesus, and then ang ating pinaka-goal, iparating yung mensahe, kasi messenger nga tayo. Pero pinaka-messenger si Jesus. So yun ang natapos tayo sa messenger. Yan pa ilang minutes. 10 minutes pa po ha. Sorry, baka hindi sanay si Ate Jenny. Ganito ang baptis eh. Isang oras talaga preaching. Okay. Last. Numbers 24. Nabigla si Ate Jenny. Baka hindi na bumalik. 17. Ibasa niya po. Ready, go. I shall behold him, but not night. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel, and shall smite the borders of Moab, and destroy all the children of Shem. Okay, so ito po yung sinabi ni Balaam, no? So, pero ito yung sinabi kasi dito, ano ito eh, medyo short, ano pa lang, short, ang tawag nito doon, scope, no? Pero, makikita lang dito, eksakto rin po ito sa sinabi rin ni Jacob sa kanya kay Judah, kung naalala niyo yun, a scepter shall not depart out of Judah and a ruler from among his people. So, ang tinutukoy dyan actually si Jesus, okay, sa long term, longer term, okay? And then, so ano yung pinaka dyan? Star, no? 2 Peter 1:19. Ako naman muna, no? We have also a more sure word of prophecy. Pa? Ito yung kanina, di ba? Whereunto ye do well that ye take heed as unto a light, eh, pala to. Pero still, ang bida dito yung Bible. Ito yung binasa kanina pala ni Brad, no? Ito, yung 21. Pero tayo dito sa, bago sabihin, anong description kay Jesus dito? Sure word of prophecy na dapat pakinggan natin, na katulad daw ng ilaw na nagniningning sa madilim na lugar until the day dawn and the day star arise na. So ano yung pareho kanina? Yung star na yung day star. Araw. Araw, ha? Tandaan nyo yan, ha? Kasi sa Bible, minsan, yung mga terminology, paulit-ulit, pero hindi mo kasi pag alam mo iba yung, alam mo, star pag gabi yan, eh. Pero pag sinabing day star, araw, yun. At kanina, star na nagniningning.
Di ba? Paggabi, gabi. Pag umano na yung araw, uy, liwanag na. So, siya yung bida. So, ganon, tinukumpara yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya another name kay Jesus ay ano? The Morning Star, ha? The Morning Star, araw po yan. Revelation 2:28. Pakibasa po, ready, go. And I will give him the morning star. Tapos na. Eksena 22:16, katapusan. Ready? Sabay-sabay tayo. Ready? I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and offspring of David and the bright and morning star. So, napaganda nito, no? So, yung mga mormon kasi sinasabi si Jesus daw, kapatid ni Lucifer. Kasi yung Bible nila, corrupted. Pero morning star, malinaw dyan, di ba? Iba naman, sabi nila, si Jesus, hindi naman siya Diyos, tao lang siya, di ba? Siya ay, yan, mga iglesia ni Manalo. Si Kristo daw, tao lang. At pag binasa mo to, siya ba'y tao lang? Inuutusan niya yung mga angel. At sabi niya, ako ang ugat at anak ni David. Paano nangyari yun kung tao lang siya? Ang tagal niya David eh. Okay? So talagang from everlasting to everlasting si Jesus. Siya ay Diyos. Amen? Hindi siya tao lang. Amen. Sabi niya, I am the bright and morning star. At later, sinabi rin niya din sa Revelation, sa 1 na tayo, sabi doon, ako yung, basahin na natin, para tapusin natin dito. Ang sabi doon, I am the first and the last. Hala. Yan na ba yun? Ito. Paibasa, ready, go. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. So, Diyos ba si Jesus? Amen. Umpisa, tsaka huli. Hindi naman siya Almighty, mighty lang siya, yung Diyos Ama. Almighty. Eh, sabi Almighty siya eh. So again ha, tapusin natin itong umaga. Ngayong umaga, mensahero lang yan eh, kaso hindi basta-basta mensahero. Amen? Amen? Anak siya ng Diyos, He deserve all our respect and service. Amen. And glory, and kung ano man dagdag mo dyan. Lahat na, wala kang babawas eh. Lakas mo, papuri. Amen? Babawa pa sa pera, hindi. Lahat nga eh. Eh, pastor, yan ang inaano ng mga, yun nga, ginaya lang nila. Mga prosperity gospel dyan, yun ang kinuha nila. Nag-focus sila sa pera, tayo para tayo sa atin, wala na natira. Hindi, kasama rin yun. Kaya hindi tayo nag-focus na yun, napansin nyo ba? Kung tayo masyadong yung pera, andyan lang yan, no? Parte ng ating ministry, kung merong, wala, salamat, wala. Kung wala, tuloy lang. Amen? Pero siya ay Diyos at gusto natin siyang paglingkuran. Dapat siyang paglingkuran. Amen, mga bata? Amen. Ang hirap ba maglingkod sa Diyos? Makikinig pa nga lang kayo eh. Pag kayo na nag-i-invite, no, napakahirap niya. Sana ganda yung testimony rin ni Pame. Di ba? Alala nyo? Matalino yung bata, pray natin. Amen? Amen. Kaya hindi makakalimutan yung testimony niya. Sabi niya, na-realize ko po. Sinagaan nyo kami. Kaya pag ganyan, pag dumating sa inyo yun, gano'ng kahirap mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon, tapos kayo, gusto nyo ano, kain lang. Later yun. Pag talaga naintindihan nyo na maglingkod pala sa Panginoon, napakasaya. Mahirap, pero masaya. Parang trabaho. Sinang gusto ng magandang trabaho? Lahat tayo, di ba? Si Brother Jess, pa-testing lang yan. Ang hirap naman. Yung pagsweldo na, it's worth it, di ba? Ganun din kami. Kaya mga bata, yan, mag-aaral mabuti, ha? Huwag kayo magtamad-tamad.
Pag dumating yung pag maganda yung trabaho nyo, ganda rin nakita. Amen? Pero mahirap. May okay lang kasi masarap din. Amen? Pag naglingkod ka sa Diyos, hindi madali. Pero masarap din. Amen? Mahirap ba? Makinig na isang oras? Minsan mahirap yan pag di ka sanay, Ate Jenny. Sino ba bang bago dito? Yan. Ito, nagsunod na yung mga bata. Pero ganun tayo dito eh. Okay, sana masaya kayo. Natuto. Amen? Amen. Dami pa niyan. Ayoko pa nga huminto eh. Kahit pagod na ako kasi excited ako kasi ganda nito. Ito yung mga natutunan ko rin for years. Salamat din sa mga lingkod ng Diyos na nagturo. Amen? Amen. Naalala ko sila. Naiiyak ako eh. Ganun pala yun. I'm just a messenger. Ngayon, pinasa ko sa inyo. Pinasa sa akin ng Panginoong Ama, Jesus, mga lingkod ng Diyos. Pagpalain sila, tayo din. And then, kayo din. Amen? Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa nadagdag sa aming series, Panginoon. Ang Panginoong Jesus, pagpalain po siya. Siya po'y dakila. Napuri siya sa kanyang pangalan, kanyang palagatian. I pray, Panginoon, makita namin na napakasaya pala maglingkod sa Panginoon. Napaka-privilege. Bawat isa na totoong maglingkod sa Kanya. And while doing that, even, pagpalain pa kami even sa mga maglingkod. So I pray na bawat isa namin, Panginoon, makita namin na yun ang gawin namin goal sa buhay. Na kami makapaglingkod sa inyo, Panginoon, at pagpalain at the same time, Panginoon. But I pray na makilala na namin lubos, especially kahit saan pabaho, dapat alam namin na aming produkto, ganito doon, dito sa aming pananampalataya, makilala namin lubos ang Panginoong Jesus, kung paano siya ikarapat dapat sa napakaraming bagay, papuri, Panginoon, paglilingkod. Tuloy pa muna namin to later. Mag-excited kami each time, Panginoon, na ito'y tackle namin, may malulati again. In Jesus' name we pray. Amen.